Totoo nga ba ang scholarship or hindi? So, eto ang mga top 5 questions kay Julian Martir kung natanggap pa talaga siya sa mga universities abroad tungkol sa kanyang scholarship. Bago tayo mag-start sa top 5, let us also take a look sa family background ni Julian Martir. So, he is from Bacolod City. Tapos, ang daddy niya is a tricycle driver while ang mama niya is a vendor. So, itong family background na ito ay nakakaantig na talaga na makuha siya sa mga universities abroad or colleges na nag-offer sa kanya ng scholarship. And speaking about scholarship, ito na ang number one. So, the top one issue is the scholarship. Merong 20 to 30 na universities or colleges abroad na kung saan natanggap daw siya and nag-offer ng scholarship. And take note, umabot ng $1.9 million or $2 million or basta ganitong range, no, or equivalent to 100 millions of pesos worth of scholarship ang nai-offer sa kanya, in which hindi pa confirm yung exact pero ito yung estimated na worth ng scholarship. So if ever man na totoo to, grabe, napakaswerte ng batang ito if ever man, no. Kaya ang daming naantig, ang daming na nabighani, ang daming wow, sana all, o di ba? Magkakaroon siya ng brighter future if in case totoo nga ang mga scholarship na ito. Number two naman is nagkaroon ng media sensualization. So, naging viral, instant viral, instant celebrity online si Julian Martir kasi nga itong issue about sa scholarship niya. So, lahat na mga makikita mo na halos lahat, I should say, na media websites or media companies ay nag-post about sa kanyang life story and about sa kanyang scholarship. Tapos, meron pa nga nag-interview sa kanya na media personnel. So, napanood ko yung video na yon, 10 minutes siya. So, in-explain niya kung paano siya nakuha, paano siya nag-apply sa mga scholarship abroad and may mga nasabi siya about sa mga portals na in-applyan niya, na nag-submit siya ng kanyang mga application. So if you're questioning about itong hawak ko, ayan o, Genius Bacopa Monnieri Ginkgo Biloba. Kapag nag-review kayo, ayan, Ginkgo Biloba for the brain, o diba? Food supplement po to. So kapag may exam ka, such as mag-take ka ng NCLEX, IELTS, NLEX, LET, or bar exam, mga ganun. So, mag-continue na tayo, no? Number three is all about authenticity. So, since, di ba, nag-viral siya, tapos halos 20 to 30 universities ang mukhang nakaklaim na nag-accept sa kanya or nag-pass siya ng application. So, ang dami na nag-question, no? Questioning his scholarship claims. May mga independent parties o kaya even yung school niya, no? Yung school niya na nag-investigate, nag-reach out sa mga universities na to. So, as of the moment, wala pang reply sa mga tugon nila. And parang sabi ng school niya, although ang daming nagka-question sa kanyang scholarship claim, sabi ng school niya is, Julian Martir is still one of the diligent students. Tapos, nag-e-excel naman siya and satisfactory naman yung kanyang record sa school. Pero, biniverify pa rin nila etong mga claims about scholarship abroad. Ang top 4 naman natin is all about the backlash. So, syempre, di ba? Marami lang nag-question sa kanyang pag-claim ng scholarship or yung mga issue about sa kanya regarding sa number of scholarship na 20 to 30. So, yung iba sinasabi nila, bakit parang sobrang dami naman, no? So, kinikriticize na siya, tapos yung iba na, kinu-question siya, bakit niya ginawa to, paano niya tayo lokohin, yung mga ganon. So, ang dami ng backlash, ang dami ng toxicity, ang dami ng negativity towards this person. So, ito yung mga question na, what, when, where, how? Yung mga ganon. So, dumadami na ang mga nakikita natin na netizens na nagkakaroon ng criticisms against Julian Martir.
Ang top 5 naman natin is all about security. So, nakita niyo naman siguro dyan, nag-deactivate or nowhere to be found sa social media. So, may mga media companies na nag-reach out sa kanya para i-answer yung mga pinaparatang sa kanya. Pero, hindi na siya ma-reach, no? Kasi nga, di ba, ang dami ng online or cyber bullying. Parang nabubully na siya. It's because of this. Natitake advantage itong issue about sa authenticity ng kanyang scholarship para i-degrade or tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. So parang ginawa na siyang masamang tao, no? Kaya, syempre, as a security concern, so nag-deactivate na talaga siya. And ang isa pa dito is parang nire-relate na, no? Nire-relate na sa politika, sa mga political parties, mga ganun na. So, talagang dapat na talaga siyang mag-deactivate para hindi siya parang dumugin. Okay, so eto na yung question, no? We have positive and negative questions. So, yung positive question is that what if confirmed merong nag-responde ng mga university stating the facts na he indeed applied for a scholarship and therefore granted. So, huyo kayo ngayon mga bashers, o, diba? Tapos, ang isa naman, what if hindi totoo? So, parang na-confirm na hindi pala totoo yung mga claims na nakuha siya or nakakuha siya ng scholarship abroad. Will you still regard him as a person na gumawa ng krimen? Ibabash mo pa din ba siya? Iti-take advantage mo ba ito para i-bully siya? Or, ifo-forgive mo na lang siya kasi since bata pa naman siya, marami pa naman siyang pwedeng gawin para makabawi, no? Diba? Pagdating naman dito sa other side of the story, so syempre nakuha na naman yung interview sa kanya ng TV5 wherein in-explain naman niya kung ano yung mga ginawa niya, yung mga in-applyan niya, yung mga portals niya. So shinare naman niya yung side of the story. Kaya lang talaga hindi natin mapipigilan yung mga utak ng ibang tao na mang-bash sa kanya or talagang gawan siya ng meme or memes. Memes para i-degrade ang kanyang puri or pagkatao. Ito na yung ating lesson, no? So, lesson. Ang lesson for today is all about acceptance, tapos forgiveness, no? Kasi hindi naman tayo lahat perfect eh. Kapag tayo naman ay nagkakamali, di ba? Nag-a-ask tayo ng forgiveness sa mga tao na naagrabyado natin, na talagang luluhod pa tayo, no, para ma-forgive. So why don't we also apply to Julian Martir, mapatotoo man or hindi, na let him give space. Irespeto natin kung ano man siya, kung mayan man siyang nagawang mali or hindi. I hope na kung ano yung ginawa natin na paghihingi ng tawad sa ibang tao, dapat gawin din natin ito sa kanya. Instead of bullying him online or taking memes, yung mga ganon. So, nobody is perfect. So, I hope, ladies and gentlemen, may natutunan kayo dito sa video na ito. And I hope na sana wag na nating i-bash si Julian Marti, lalong-lalo na wala naman siyang ginawang sobrang krimen na gawain, no? Kaya that's it, guys. Thank you for understanding and always think positive and mag-relax na lang kayo. Okay, so bye-bye!